girl, it's your girl Jeanette and welcome back to my channel. So if you're new to my channel, please don't forget to hit the subscribe button and the bell button beside for you to be notified whenever I upload new videos. So for today's video, we will be doing another makeup look. If you wanna know the look that I'll be doing, then please keep on watching. So yun guys, for today's video, naisip ko na gumawa ng grunge makeup look. First, dapat na-apply mo na yung skincare sa face mo para mas maganda yung application ng makeup. So for the moisturizer, ito yung ginamit ko, yung serum. This is from Super Beaut Baby Skin Snail Serum and Tomato Extract. So ayan yung ginamit ko kanina. Girl, yung ating gagamitin for the primer is this Shawil Perfect Face Primer. There you go. Lagay lang natin siya sa buong face natin. So by the way guys, itong ating gagawin, gagawa tayo ng isang makeup look at the same time magre-review din tayo ng foundation. Yung foundation na gagamitin ko ngayon, hindi ko siya first time na magagamit because isa siya sa aking favorite na foundation, but gusto ko pa rin i-share sa inyo kasi sobrang ganda niya talaga and it's worth the price. Kaya talagang i-share ko siya sa inyo ngayon. So ngayon, for the foundation, as you've seen naman na in the title, itong aking gagamitin. This is the Estee Lauder Double Wear Foundation. So ito ang aking pangmatagalang foundation talaga bukod sa aking Marc Jacobs na Remarkable Foundation. Ito talaga yung aking isa rin sa favorite na foundation because sobrang long-lasting niya, girl. And sobrang okay na okay siya sa oily combination skin, sa oily skin, sa normal skin. Okay na okay siya. So, ayan. As you've seen naman, meron akong nilagay sa buong face ko ng primer. Okay lang yon kasi nagamit ko naman na to din without primer. And same lang naman yung wala naman siyang difference masyado. So, ayun. Di ko na rin ipapakita sa inyo kasi nga, same lang naman sila ng ano, ng output. I'm in the shade 3-0 pala guys. This is 30ml and sabi dito 24 months after opening siya ma-expired. Ayan, medyo matagal na rin sa akin to pero hindi pa naman to expired. Ang hindi ko lang medyo nagustuhan dito is ganyan yung kanyang kuhanan ng product. Wala siyang dispenser kaya medyo messy siya. As you can see naman, yung takip niya medyo messy na siya. Ginagawa ko, naglalagay lang ako dito at the back of my hand. Oops, ng very konti lang. Kasi a little goes a long way. Yung foundation na to, flowy siya. So, it's very parang liquidy na foundation. So, pagka nilagay mo siya sa face mo, hindi ka ganung mahihirapan na i-blend siya. Kasi nga, maganda ang kanyang coverage to, girl. As in, hindi siya nagbibiro pag sinabi niyang full coverage siya. Maglagay muna tayo sa half ng ating face para makita nyo yung difference. Hindi ko na siya pinakita ng walang primer kasi pareho lang naman. Walang difference. Dab-dab lang ginagawa ko dito. And hindi ko siya na-try ng ano, ng brush. Laging sponge lang yung ginagamit ko sa kanya. Ang ano lang dito sa foundation na to, pag sobrang init talaga, para sa akin, hindi siya ganun ka-okay kasi nagki-cakey siya or nabubura-bura siya ng kaunti pag sobrang init talaga. Pero kung indoor naman yung event na pupuntahan nyo, sobrang perfect nitong foundation na to. Ayan, girl, nakita mo! Alam mo yung siya yung full coverage na foundation pero hindi siya yung sobrang matte na matte. Unlike yung Marc Jacobs, matte na matte siya and favorite ko yun guys ha, pero ito kung gusto mo ng medyo may pagka-dewiness yung face mo yet meron kang full coverage na foundation, ito gamitin mo girl. Pero kung gusto mo yung matte na matte talaga na foundation and full na full coverage talaga, dun ka sa Marc Jacobs na Remarkable. So ayan, as you can see sa left side and sa right side, may difference siya. As in, natakpan niya na yung mga blemishes ko na nandito kanina, if test it, na meron ako ditong blemishes, ayan, natakpan niya talaga in just one layer. And ako, hindi na ako nagsa-second layer dyan kasi para sa akin full coverage na talaga yan. Dito sa right side, ayan, nakikita niyo naman yung difference, na-brighten up din niya yung aking under eyes. So, ayan siya. Kitang-kita nyo naman, hindi ako nahirapang mag-blend. As in, sobrang dali niyang i-blend. Hindi siya mabilis matuyo. Flowy siya, pero full coverage siya. So, walang problema. I'll be putting the price in the description box kasi nakalimutan ko na kung magkano siya. Titingnan ko sa box niya later on. So, ngayon, magsiset lang tayo ng loose powder. Coty Air Spun in the shade Naturally Neutral. Ito, bago lang to. Na-feature ko rin to sa aking Shopee haul.
Nakuha ko to sa Hot Finds Manila. So, ito siya. For sure, guys, alam nyo na to. Sobrang sikat nitong Kuti Air Spa na to. Sponge lang yung gagamitin ko, pero sa kabilang side, yung smaller na angled side. Ganyan siya. Since, girl, ang ginagawa natin ngayon is grunge makeup tutorial, dapat talaga bold yung ating gagawin. Bold na bold yung ating makeup. Talagang plakado rin dapat. Tapos magbe-bake tayo ngayon, tapos ipoproceed natin sa ibang part ng face natin. Diba? Nakakatuwa. Nakakaloka yung face ko. Hayaan nyo lang siyang ganyan. Ako, the more, the merrier. Mas madaming powder na nilalagay, mas tumatagal ang makeup. Maglagay na muna tayo ng bronzer and contour. BYS na contour palette. Contour and highlighting powder palette. So, ito siya. Pang bronzer natin, pinaka-lightest shade. Ngayon, maglalagay lang tayo ng contour. Second na shade from the lighter one na ginamit natin kanina. Konti lang, girl. Para lang may gradient effect nga, as I've said kanina. Diba? Ito pala yung ginagawa natin. Okay na yung face natin kasi yung base natin sobrang ganda. As in, walang biro talaga, girl. Pag bumili kayo nito, magiging favorite nyo rin to. Tapos sa nose, ito yung gagamitin nating brush para maliit lang. If you haven't watched my contour review, contour and highlighting review, lalagay ko rin dyan sa iCard button para mapanood nyo. If ever na hindi pa kayo ganun, gawin na natin ang ating kilay. So, ito yung gagamitin ko, yung Shawil Eyebrow Cushion in the shade number 1. I-review din ako about dito if you wanna watch it. Puntahan nyo lang yung mga videos ko dito sa channel ko. So, a little goes a long way dito, kaya konting-konti lang. Dapat ang ating kilay dito talagang on fleek dapat. Kasi, ang ina-achieve natin nga ngayon is grunge na look. Tapos, lalagyan lang natin itong Maybelline na brow tint in the shade yellow brown para mag-lighten naman siya kasi ang dark niya. Tapos, lilinisin natin yung edges mamaya. Linisin lang natin yung mga edges using this highlighting powder dun sa BYS na contour palette. So, ayan girl, i-blend ko na yung mga residue ng ating loose powder. Girl, ito ang ating gagamiting palette from ColourPop again kasi ginagamit ko talaga ngayon yung mga ColourPop ko kasi nasasayang lang. Nakatambak lang sila dyan. So ngayon, yung eyes na muna ang ating gagawin. Ang gagawin natin ngayon medyo may pagka-bold na glam. Ganon yung gagawin natin. Dark na shadow tapos may glitter para bongga. Before that, maglagay tayo muna nitong primer from Essence. I Love Color Eyeshadow Primer or Eyeshadow Base. Lalagay lang tayo dito. Tapos, i-blend lang natin ito mamaya using a sponge. Itong palette muna yung gamitin natin. And then, gamit tayo ng pang, what do you call that? Pang transition shade. Ito yung gagamitin natin, yung brown na yan. Tapos, gagamit tayo nitong dark red na ito doon sa case lang natin hanggang doon sa outer V ng ating eyes para makapaggawa tayo ng halo na glittery sa gitna.
So ayan guys, maglalagay lang ulit tayo ng primer doon sa gitna para makagawa tayo ng halo. Sa gitnang part lang para mas pigmented. So ayan guys, lalagyan mo lang ngayon ng glitter sa gitna. I'll be using this Golden State of Mind palette from ColourPop. Itong shade yung ating gagamitin. Ito. Fingers lang yung gagamitin ko para mas pigmented. Ayun! Ayun, kita nyo ba yun? Maglalagay lang tayo dito sa parang sa labas ng halo using this brown, yung pinang-transition shade natin kanina. Dun lang sa part na yon para lang parang paganto, papasok lang. Para mag-mix yung color. Tapos sa loob din. Tapos, lalagyan lang ulit natin itong dark red na to dito sa crease area. Tapos, i-blend lang natin siya. And then, that's it. Lalagyan lang natin yung sa ano, dito sa ilalim. Lalagay tayo ng brown dito sa baba para maganda. Oh, ganda girl! Maglalagay tayo ng eyeliner, winged eyeliner para talagang dramatic, bold talagang ating eyes. So I'll be using this L'Oreal na eyeliner. O ayan siya. Kuha lang ako ng konti tapos makukuha ko na agad yung winged liner sa konting product lang. Ang ganda. So ayan, maglalagay lang ako nitong mascara. Nalagay ko na rin pala guys yung false lashes ko. And ayan na yung wing liner natin. Sobrang dramatic. But I love it. Ang ganda. So ngayon, ito na. Maybelline Mega Eyes Volume Express Smudge Proof Mascara. So ito siya. A lower lash. So ngayon, for the blush, I'll be using this blush from Slick. Ayan siya. Ito yung contour and blush palette. So there you go. Maybelline Superstay Matte Ink in the shade Voyager. And then lastly, gamit tayo ng highlighter. So ito yung gagamitin natin, yung Fenty Beauty in the shade Trophy Wife. And siya, basag siya, ano. Gamit tayo sa mga gilid-gilid lang. So there you go guys, ayusin ko lang ang aking look and I'll be right back. Guys, ito na nga ang ating final look. Sana nagustuhan nyo. Ayan, sana natutunan nyo kung paano ko to gawin. Sobrang simple lang. And nag-extension lang ako ng ibang kulay para medyo may pagka-highlight-highlight ang ating hair. And ayan.
sarili gustuhan nyo eh. At tapang talaga ng face natin. Talagang palaban talaga, ano? So, ayun lang guys. Dito ko natatapusin tong video na to. I hope natuto kayo dito sa video na to. And sana nagustuhan nyo din siya. And if you did, please don't forget to hit the thumbs up, comment, and subscribe. Thank you for watching and I hope to see you on my next one. Bye, girl!